meron din hindi naniniwala na ang ating Panginoong Kristo ay namatay at nabuhay na magbuli. Meron hindi naniniwala. Ito ngayon yung isang bagay na dapat natin laging alalahanin. Dahil sinasabi ng Banal na Kasulatan kung ano ang nangyari at yun ay ang katotohanan. So, umpisahan natin basahin mga kapatid sa Matthew 28 verse 5 and 6. At ang nakasulat ay ganito. The angel answered, "He is a king, for he is risen." So, nakita niyo mga kapatid, yung angel mismo, itong angel, ang kauna-unahang nagsabi na yung hinahanap ninyo, sabi niya, ay wala rito. Bumangon na siya. Kaya ang unang nagpatutuo mga kapatid ay ang angel. Kaya ang pamagandang mensahe in palatable evidence of Jesus Christ's resurrection. Isa-isahin natin ito mga kapatid. At meron po ang drama, meron po ang kurot sa puso. Sigurado may kurot ito sa puso ng bawat nila. Okay? Kasi bakit? Some say that there is no resurrection of the dead. Mapapasa natin dito sa 1 Corinthians 15, 12-22. May mga nagtuturo dito na hindi nabuhay ang ating Panginoong Kristo. Meron namang nagtuturo mga kapatid sa Acts chapter 17, 12-22, tapos 32. Na ilan ang nagsasabi, bagong doktrina yan. Bagong doktrina yan. So, wala silang firm foundation or understanding kung ano ang talagang nangyari sa ating Panginoong Kristo. Siya nga ba'y namatay at nabuhay na mabuhay? Subalit, kung tutunin natin ang Banal na Kasulatan, may mga patutuo mga kapatid. Pero bago natin ituloy, tingnan natin ang kahalagahan ng pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Ito ay simple message, pero mag-remind lang tayo, reminder natin. Tingnan niyo ang nangyari. Sa Matthew 27:63-66, itong isang sundalo, sabi niya, naalala ko itong si Jesus Kristo. Ito ang nakasulatan. Naalala mo ito, sabi niya. Sinabi niya na sa ikatlong araw, sabi niya ay mabubuhay siyang muli. Ngayon, sabi nung mga pari, pumunta kayo doon at selyohan ninyo at maglagay kayo ng bantay doon sa kanyang libingan. Dahil baka nakawin ng kanyang mga alagad itong si Kristo at sabihin na buhay na uwi. Kaya, sabi niya, maglagay kayo ng bantay. Baka nakawin ng kanyang mga alagad at sabihin na buhay na mabuli kahit hindi ito. Tingnan niyo yung sinasabi ko. Basahin ko lang ang sa Matthew 27 verse 63. Sabi niya rito, "Saying, sir, we remember that this deceiver said, while he was yet alive, after 3 days, I will rise again. Command therefore that the sepulcher be made sure until the third day, lest his disciples come by night and steal him away, and say unto the people, he risen from the dead, so that like error shall be worse than the first. Pilate said unto them, ye have what a watch. Go ye, go your way, make it sure as you can. So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch." Kung mapapansin siyo mga kapatid, nanigurado yung si Pilato at inutusan niya yung sundalo na maglagay ng bantay at selyuhan ang libingan ng ating Panginoong Kristo. Subalit, tingnan natin ang mga sumunod na pangyayari, mga kapatid.
Tingnan natin ang kahulugan at ang pangyayari ng kamatayan. Alam niyo bang bakit kumalat na hanggang sa panahon ngayon merong naniniwala na hindi namatay si Kristo at hindi niya buhay na mabuli? Alam niyo ba yun? Hanggang ngayon, meron. Kasi nga, ito yung nangyari bago bubuksan yung iba-ibang uri ng kamatayan. Ituloy natin yung Matthew 27. Sa Matthew 27, paano lang ito, mabato lang, reminder lang sa mga kapatid. Okay. Sa Matthew 27, sabi 28, okay? Ngayon, Matthew 28, verse 11. Tingnan niyo sa mga kapatid. Matthew 28:11. Now when they were going, behold, some of the wise came into the city and showed unto the chief priests all the things that were done. Kasi nga po, naglagay sila ng bantay, pero may nasaksihan yung mga bantay. Ngayon, sa verse 12, and when they were assembled with the elders, had taken counsel, they gave large money unto the soldier, saying, his disciple came by night, and stole him away while we sleep. And if this comes to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were told, and the saying is commonly reported among the Jews until this day. Tignan ninyo ah, yung kwento-kwento mga kapatid na baka nakawin ng mga alagad. Ginawa nilang totoong kwento mga kapatid. Kaya lang, nagbigay sila ng malaking suhol na pera para palitawin na ang Panginoong Jesucristo ninakaw ng mga alagad. Kaya sabi niya, ang usap-usapang ito ay nananatili hanggang sa araw na ito nung sinusulat ang Bible mga kapatid. Kaya ibig sabihin, pinalitaw na hindi nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. At nagbigay sila ng suhol na malaking halaga. Minsan ang pagsasabi ng katotohanan na pagtatakpan dahil sa pera. Oo, totoo yan. Eh, ito nangyari na eh. Alam ng mga watch, yung tagabantay, watchman, na nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Kaya lang, nung magsangguni sila sa mga priest, ang sabi ng priest, sabihin ninyo, pumunta yung mga alagad na natutulog kayo at ninakaw yung katawan ni Kristo. Binayaran sila ng salapi, mga kapatid, malaking salapi. Eh, halimbawa, ikaw preacher ka. Sabihin mo, hindi nabuhay si Kristo. Ipangaral mo, hindi nabuhay si Kristo. Bibigyan ka ng church, bibigyan ka ng sasakyan, at sa yung lahat ng offering, may pabahay ka pa. Pero ipapangaral mo, hindi na buhay si Kristo. Kasi bawa na. Kasi ang watchman, ayon sa Isaiah, pastor mo na yan. Sila yung nagbibigay ng warning ayon sa Ezekiel chapter 3. Sila yung nagbibigay ng babala. Subalit, maliban sa bantay, kung ang katangian naman niya ay pasinungalingan niya ang katotohanan, at marami na yung nabubulag mga kapatid, ayon ipangaral ang katotohanan, basta merong pera na usapan. Eh, yung papunta nga lang namin doon kay Ewan Frank, mga manggagawa yun ang mga pastor yun ang mga kapatid ha? Mga pastor, naglilingkod sa Panginoon. Pero nung pera na usapan, nagsinungaling sila. Kaming taon na, pigilin mo. Pero sa totoo, sino yung mungit? Pero nakakuha sila ng pera doon kay Ewan Frank. Hindi sila nagsabi ng totoo.
Kaya sabi ko nga doon sa naglilista, Steve, sana hindi mo binago yung listahan, yung original, makikita doon kung sino yung una. Kami yung nauna doon, basta huli, kami yung nawala. Pero okay lang, sabi ko, dalawang malis, dalawang pamimpin, alam ng Diyos kung sino rin sino malis. Kasi malis na kami ni Brother Francis, ay Brother Armin. Eh, yan ang mga kapatid. Ang pera malaking suho yan sa mga mahina yan. Na yung katotohanan na pagtatakpan. Okay? Dito na mga kapatid, paikutin ko ang mensahe dito at isiningin ko yun. Ang iba-ibang paraan ng pag-execute ng kamatayan. Tingnan niyo ito mga kapatid, paalala lang ito sa nakakalimot. At igugustong natin sa mensahe ni Brother Francis mamaya dahil pupunta tayo sa communion. Ang stoning, ang tulad, biblical ito. Babatuhin hanggang sa mamatay ang isang tao. Yan ay pag-execute. Isang paraan ng paghapon ng kamatayan. Pag nagkasala, natagpuan ng alo niya, babatuhin sa kongregasyon, sa karamihan ng tao, nakapanibot na ganyan hanggang sa mamatay. Which is naman, ginagawa si Pagkasa. Ano ba ang uri ng kamatayan ang niyato? Yan ka pinagbabatuhin hanggang sa mamatayan. Pangalawa, ay bilhin. Ako, alam ko sa Middle East, hanggang ngayon ginagawa yan. Pinupugutan at kailan lang, pamakailan lang, meron na namang pinupugutan. Dahil yan ang batas nila. Pag nakagawa ka ng kasalanan, stoning at bilhin, beheading, mabibihedin sila, pagpupugutan sila, iba-ibang paraan, yan mga kapatid. Ano ba ang iba-ibang uri ng paraan? Amin. Eh, si Judas, di ba? Mga nagpakamatay ng hangin. Pero sa Saudi, ganoon din. Minsan, yung apakan mo yelo. Nakalagay dito, hanggang nalulutaw, nabibigti ka. Kasi pinamaamin siya sa kasaya niya kasalan. Okay? Yan. At hindi lang, sino yung sikat na lahan? Alam niyo? Yung sikat na lahan. Ginatulan ang kamatayan. Sa taon na yun. Nasa Saudi ako nung bitayin sa Damokain. Iraq, presidente ng Iraq. Kahit presidente, inatulan ng kamatayan. So iba-ibang uli na pag-ato ng kamatayan, pero titignan niyo yung punto ko mamaya. Ayan, sa Damokain. Yung mga alagad na sumunod kay Kristo. Di ba? Sinusunod na buhay. Ha? Iba-ibang uli na pag-apol o paraan ng kamatayan. Ayan, susunodin ka. Ayan. At darating ang araw, yung may iniwanan, gusto nung kitin. Pangalo, ano pa? Finite. Ito ay execute sa ibang mata. Yes, pagka na finite yan, na ano, na-distort yung katawan. Okay. Nakukulubot, na-deform. Ito, yung lethal injection. Sinong sikat sa Pilipinas na lethal injection? Okay. Leo? Okay. Alam niyo kung bakit ko pwede pakita ito? O, final squad, sining sikat? Seven. Pero itong mga namatay ng mga kapatid. Lahat na ito, walang katulad ng ginawa ng aking Panginoon. Bakit? Si Jose Rizal nung pinaril, tapos na. Papay na. Minsan lang. Pero kung meron pinakamahirap, ay ang aking Panginoon sa Kristo. Crucifixion is the most painful punishment of death, a system of execution which the condemned person is tied or nailed into a cross. Ito ay ang gumawa nito ay ang aking Panginoon sa Kristo. Mula pa lang sa paglakad niya sa umaga hanggang alas 12 tanghali kapag hinahagupit na siya, sinasaktan na siya, at yung tubog sa katawan niya yung maagos. Yung mga namunang ipinakita mo mga namatay, yung mga dugo nila, walang kahulugan. Pero yung dugo ng ating Nokyo at ating Panginoon sa Kristo ay namahalaga dapatkat ito yung maglilinis ng kasalanan ng sa katawan. Yun ang kaibahan. Kaya habang nilalati ko ang ating Panginoon sa Kristo, habang sinasaktan ng ating Panginoon Jesucristo,
Yung laki ko, pag linalaki ko, yung sima, yung katawan niya, sumasama yung balat sa sakit na kapatid. By His stripes, we are healed. Mga kapatid, hindi katulad ng mga naunang namatay na pinakita ko, hindi tayo bumalindro sa kanilang pasakit o kamatayan. Pero sa kamatayan ng aming Jesucristo, iba ang binigay sa atin. Yung kamatayan ng aming Jesucristo, buhay ang binigay sa atin. Kung meron tayong tatanawin ng utang na loob sa mga kapwa nating tao, dahil may ginawa ang mabuti sa atin, ano kaya yung ginawa ng aming Panginoon Jesus? Sige, na dapat natin alalahanin. Kaya ito yung dakilang buwan o mahalagang araw o buwan na kinupinita natin ang pamatayan ng ating Jesucristo. Yung tinapay ng buhay. Ito ang aking katawan. Ako ang tinapay ng buhay. Kapatid. Ito ang aking dugo, ang Bagong Testamento. At sino mang iinom, magtatagay ng buhay. At sino mang kakain ng aking katawan, magkakaroon ng buhay. Kaya ito yung magandang bulitain. Hindi birthday, kundi yung pagpanaw dahil yung buhay niya binigay niya para sa ating mga kapatid. Yung mga iba, hindi naman ginawa para sa atin. Ginawa nila sa sarili nila kagustuhan. Pero ito, mga kapatid, ang kagustuhan ng Ama ang kanyang Diyos. Kung pwede lang lumagpas ang sarap sa akin, itong sarap sa akin naman, subalit hindi, kundi ang kalooban ko ang siyang mangyayari. Eh, ito, ibang bagay, mga kapatid. Kaya yung crucifixion, habang ipinapago ang ating Panginoong Kristo, ang ating kasalanan ay pinapago niya. Dahil siya yung handog alay para sa atin. Kaya kung meron tayong dapat alalahanin, ito yung pinakamahalaga na ginawa ng ating Panginoon. Ang ipamagitan niya tayo sa Ama. Simple lang ito, kaya ako pinapakita ito dahil papasok tayo sa pag-aaral ng communion. Okay? Yes, yes. Napayubay, maliwanag kaya nagre-reflect ito. Hindi gaano nakikita, no? Hindi gaano nakikita ang sinagre-reflect. Anyway, ito yung reminder lang. Kaya sabi ko kay Brother Francis, i-flight lang natin ito para ma-remind yung ating mga kapatid. Okay? Eh, di ka ang nakikita dahil nire-respect lang yung liwanag. Ayan. Sabi niya, my God, bakit mo ako pinabayaan? Eh, hell. Ito yung binasa ni Brother Aaron kanina. Sa John 9:34, ay hindi pala ito. Yung sinabi niya rito ay tumagas yung tubo sa kanyang takiliran. Alam niyo pa yung tubo at tubig na nag-hahalipulan sa iglesia. Lumabas ang pang-iglesia sa takiliran ng lalaki. Si Adan lumabas sa kadiliran, yun yung tadyan kay si Eva. Ang ating Panginoong Kristo lumabas ang dugo at tubig at ang lumabas ay ang iglesia, mga kapatid. Yan. Okay? Now, sabi niya, ano ang kalagaan ng dugo? Ang kalagaan ng dugo ay for the life of the flesh is in the blood. And I have given to you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that make it an atonement for the soul. Ano pa? Sa Matthew 20:28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Okay. And then sa Matthew 26:28, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many, for the remission of sin. Kung walang pagtagas ng dugo, wala kong papatawaran ng kapatid. Yung mga naunang pinakita kong namatay yung dugo nila, hindi po yun makakapagpatawad ng nakalanan. Subalit ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang siya magpapatawad ng ating kasalanan. Sa Hebrews 9:24, and almost all things are by the law, first with blood, and without shedding of blood, no remission. Kaya mga kapatid, kaya ang pagdalang ng dugo
ay mahalaga sapagkat nandun ang kapatawaran ng kasalanan. Ano lang sa pamilya? Mga 30 minutes lang ito. Ayan. Ibinaba siya. Inuha ang kanyang katawan at inala sa libingan sa cave. At inilipin siya mga kapatid. Ayan. In the court of law, if they say something that is true, there must be proofs like facts, testimonial witnesses, or evidence. So, halimbawa, patutunayan natin ngayon na ang Jesucristo ay nabuhay na mabuhi. Ano ang patunay, mga kapatid? So, titingin lang tayo sa mga naunang naging nagpatotoo o naging saksi, mga kapatid. Ito po sila. Katulad ng anghel, yung binasa natin kanina. Yung anghel, sinasabi niya, wala si Jesus na yung pinaporito, kundi siya ay nagbangong muli. Okay? Si Maria, siya rin ang nagpatotoo, mga kapatid, na nakita niya ang ating Panginoon sa Kristo na nabuhay na mabuhi. Sino ba? Mga apostol, habang sila ay nagkakatipon, mga kapatid, dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Habang sila ay nagkakatipon, dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Dito nga sa 2028, si Thomas ay hindi naniwala. Sabi niya, maliban na mahawakan ko siya. Okay? Dahil yung panahon na yon, wala si Thomas yan. Okay? Ayan. Si Thomas. Nakita niya nung nagpakita na sa pangalawang pagkakataon, nandun na si Thomas, sabi niya, narito, ipunin mo ang aking gamay at ipasok mo ang iyong dalili sa aking kahihilan. So, naniwala si Thomas na ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay na mabuhay. Seen by more than 500 brethren, mababasa natin sa 1 Corinthians 15:4-7. Seen for the day, therefore, makikita mo yan sa Acts 1:3. So maraming nakakita, maraming patutuo na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbangon at nabuhay na mabuhi. Yun ang patutuo, mga kapatid. So merong ebidensya. Ngayon, ito po sila sa nagbigay lang ako na ano, ng marawag, kaya lang masyadong maliwanag, kaya nagre-reflect, hindi makita masyado. Ayan, ayan, nagbawal na, wala na ang ating Panginoon sa Kristo, nabuhay na mabuhi, at nabusap ang dalawang anghel sa kanila, na wala na yung Panginoon sa Kristo. Ayan, yung anghel na pakita sa kanila, wala na. Kaya tumakbo sila, at sinabi sa mga alaga, at sinabi nagbawal na mabuhi ang ating Panginoon sa Kristo, at si Pedro, hindi maniwala si Pedro, pumunta si Pedro sa libingan, subalit hindi na rin niya nalat na ang ating Panginoon sa Kristo. Wala na ang ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, ito yan. Nagpakita ang ating Panginoon sa Kristo. Nagpakita ang ating Panginoon sa Kristo. Sa mga apostol. Kay Tomas, nagpakita siya. Kay Tomas. At ipinakita niya yung kanyang naliging na may butan para sa Diyos. Nagpakita siya. Ito ako. Ako ito. Yan yung ebidensya. Ayan. Bago siya umalis, ang ating Panginoon sa Kristo, bago umalis sa kalangitan, inaralan niya ang kanyang mga alagad. Ngayon, ang tanong mga kapatid, the purpose that the Son of God was manifest is to destroy the work of the devil, sin or death. Yan magbabasa natin. Ngayon. Nais ko lang sabihin mga kapatid, ano yung purpose bakit isinugo ang ating Panginoon sa Kristo? Para alisin ang kamatayan. Sinabi niya, the last enemy na makakalaban niya ay ang kamatayan. Aalisin niya yung kamatayan. Ang kamatayan mga kapatid ay separation between God and man. So aalisin niya ang kamatayan at ang aming Panginoon sa Kristo ang tanging solusyon niyan. Okay? The last enemy that shall be destroyed is death or separation. Ayan, magbabasa sa 1 Corinthians 15. Kaya dahil sa ating Panginoon sa Kristo ay naalis ang kamatayan. Ibig sabihin, naalis ang separation. Muli, nagkaroon ng ugnayan ang tao at ang Diyos.
sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Cristo. Okay, ngayon ito. Tayo. Ang naging saksi, naging witness noon, Angel, yung mga apostles, sila Mary, sila maraming naging witness. Ngayon ang tanong. Tingnan ninyo, kasama ba tayo? Tayo ba yung mag-witness mo katulad tayo ng sundalo? Baka tulad tayo ng sundalo na hindi makapag-witness. Kailangan kasama tayo sa mga mag-witness. Tayo na yung natitirang witness, mga kapatid. Tayong totoong patotoo. Tingnan ninyo, mga kapatid, ha? Dalawang klase ng nagpapatotoo. Matatapos na definition lang talaga ito. Introduction lang ito sa pag-share ni Brother Francis. Okay? Sa Acts 1:8, tingnan ninyo. But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. Sino ang sasaksihan natin? Ang sasaksihan natin ay ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya lang ang condition, pagkini ninyo. You will receive power after the Holy Ghost is come upon you. So therefore, without the Holy Ghost, there is no power. Right? Power to witness. Sino ang mimimitness natin? We witnessan natin ang ating Panginoon sa Kristo na siya ay nabuhay na magbuli. Na siya yung isinubo ng Diyos na buktong na anak na gagawin niya tagapagligtas para sa atin. Kaya nga, hindi ka makapag-witness kung walang Holy Ghost. Kasi ang nagbibigay ng power, yung Holy Ghost. Kaya the word after. Yeah? He shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. E paano kung wala yung Holy Ghost? So therefore, there is no power. Right? E marami ngayon nag-witness. The question is, they really receive the power to witness? Yeah? Marami nag-witness ngayon. Pero ang tanong, ano ang basihan na natanggap na nila yung authority and power to witness na galing sa banal na Espiritu? E kung wala yan, ito ang kalalabasan. Matthew 15:8. These people draw nigh unto me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. So, nagdalang sa bibig lang. Iniibig niya ang Diyos sa bibig, pero hindi sa puso. Wala sa puso. Kristiyano sa puso, hindi sa puso. E yung testimony ni Sister Tampanina. Born again ako, pero wala sa puso yun, walang gawa. Hindi mo makikita. Walang manifestation para kapatid. O paan tayo ngayon maging patotoo? Paano tayo mag-witness? Kasi actually speak louder than words. Kristiyano ako. And then yung ginagawa natin, hindi katulad ng ginagawa ng tunay na Kristiyano. Parang unbeliever pa rin. Pero we are claiming that we are believers. Right? E kaya, ano tayo? Suriin natin ang ating sarili. Tunay nga bang natanggap na natin yung kapangyarihan para maging witness? Ang witness naman ay hindi lang sa pagsasalita eh. Kung ano ang nakikita sa akin, nagpapatutuo tayo mga kapatid. Kasi kahit na nagsasalita ka, kung yung buhay mo hindi naglalapat sa pinapatutuo mo, wala kabuluhan niya na sabihin, ito, nagsishare sa akin, nagpapatutuo sa akin. Pero yung buhay niya hindi naman ganun. Pero in-reverse natin, nakikita yung buhay sa akin. Nakikita sa buhay. Kahit hindi pa gaano nagsasalita. Kahit konti lang yung sinasabi mo, nagiging totoo yung sinasabi mo dahil nakikita una sa buhay natin. Right? Kaya ang dapat natin gawin, maging patotoo tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay, ano ba? 2 Corinthians chapter 3, verse 2. Ye are our epistles written in our hearts, known and read of all men. Tayo na yung kasulatan, mga kapatid, na binabasa ng mga tao.
Kaya nga, yung equation natin, yung manifestation ng salita, napakinggan natin totoong aral. Nabasa natin totoong aral. Ha? Pero yung buhay natin, yung napakinggan natin at nabasa natin, hindi naman nakikita natin. So dapat makita, kasi tayo na yung binabasa ng mga tao. Tayo na. Huwag mapasimbol ng hindi kanya. Huwag mapakimbol ng salapi. Ay kung ikaw ay mapakimbol. Huwag magnasa o magkaroon ng pita sa iba. Ay kung ikaw mapagnasa o mapagpita. Mapagpagbubaba, huwag magpakataas. Ay kung ikaw mapagpakataas. So lahat nagiging kontra at nagiging walang kabuluhan kung hindi nakikita una sa atin. Halimbawa, sasabihin ko ngayon, mga naralang mo, na baka kapatid, pairalin natin ang pag-ibig sa ating puso. At ay magkaroon ng mapagpakumbabang espiritu. Eh hindi po makita ang mapagpakumbabang espiritu ang pag-ibig. Yun yung binabasa ngayon tayo. Kaya lumilitaw, kapag hindi natin nagawa, ito ang palalabasan. Sa bibig lang, wala sa puso. Eh ano? 2 Timothy chapter 3, verse 5. Having the word of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. They deny the power, but they have the word of godliness. Ah, itsura ka na yan. Oo, parang believer sila. May anyong mga Diyos. Subalit, they deny the power. The power is the manifestation. The manifestation, for example, example ko ito sa bagay. Ito yan, mga kapatid, tingnan niyo. Sabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Right? Mag-iwanan kayo. Ayan ito. Ilaw siya. Pero kung ilaw na lang, nawala ng liwanag, hindi ka mag-iwanan sa dilim. Pero pansinin niyo. Because of power, in-empower siya. Ayun. Nag-iwan. Kaya, wala paisay kung liwanag ka lang na wala power. Madilim. Yes, ilawan ka, pero iba yung ilawan na nag-iwanag. Ilawan ka, pero hindi ka naman nag-iwanag. Walang paisay. Ganyan din yung sinasabi, kayo ay maging asin ng sanlibutan. Asin ka kung wala na yung pampaalat, wala ng lasa, wala kwenta. Okay? So meron po kasi ito ang ibig sabihin. Meron anyo ng kadiyosan o kamanalan, subalit itinatanggi ang kapangyarihan. Kaya dito mga kapatid, tingnan natin yung ano natin, yung buhay natin, yung manifestation. Sa ating unang makita. Okay. Pangatlo, Romans chapter 9:10. If we confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, ito yung ipatutuon natin na Panginoon Jesucristo, binuhay siya ng Diyos. Hindi niya binuhay yung sarili niya. So, dalawang witnesses ito. Kailangan tayo ay nagpapatotoo o nagiging saksi na ang Diyos binuhay niya si Jesus mula sa kamatayan. Pero marami kang naririnig ngayon, ang Diyos ay namatay at binuhay niya yung sarili niya. Marami ngayon yan. Kasi naniniwala sila na si Jesus Cristo ay yung Diyos na nagkatawang tao at siya rin yung bumuhay sa sarili niya. Sabalit dito, kung titignan mo, ang Diyos kailangan sampalatayanan natin na binuhay niya ang kanyang anak mula sa pamatayan. Yung kontrabida, yung maling patuto, ito yung sinasabi niya. They profess that they know God, but in word, they deny Him, being abominable and disobedient, and unto good word, reprobate. So, mga kapatid, ipinapahayag mo na kilala mo ang Diyos, pero sa iyong gawa ay you deny Him. Ano yung deny mo sa Diyos? Hindi kinakailan mo siya.
Pinagkakailan mo siya. So, may problema. Ang true witness, mga kapatid, ay magsasabi lang ng katotohanan niyan kapag in-empower siya ng balalistik. Never siyang, ibigyan mo kayo ng isang experience na nakikita sa Bible. Si Pedro, tatlong beses niyang ipinagkailan ang aking Panginoon sa Kristo. Tinanong siya, sinabihan siya, pero tatlong beses niyang ipinagkailan ang aking Panginoon sa Kristo. Bakit? Ano ang mindset niyo panahon na yun? Wala pa siyang banal sa Ezekiel. Pero pagdating sa Acts chapter 2, verse 4, na-impil na sila ng banal na Espiritu. And sumunod na talata, basahin niyo yung chapter 2, versículo 8 hanggang 16, makikita mo si Pedro napakatapang ng pangaral. Napakatapang ng pangaral. Sa chapter 2, verse 4, nag-aantay sila sa Acts 1:8. Sa chapter 2, verse 4, na-impil sila, na-empower sila. Kaya pagdating sa Acts chapter 2, verse 36, oh, kayo Israel, sabi niya, pakinggan ninyo itong si Jesus na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Naging matapang si Peter. Kasi, ano? In-empower siya ng banal na Espiritu para maging saksi. Si Paul, siya ay saksi na mali ang pagkasaksi noong unang panahon. Pero noong in-empower siya ng Panginoon sa Kristo, in-empower siya para magsalita ng katotohanan. Lahat ng dati niyang paniniwala at yung pamunuan, kinontra niya lahat at sinabi niya yung totoo. Kasi in-empower na siya ng walang may Espiritu. Kaya hindi na nga mahulugan na kapag kumontra ka sa isang namuno at kanangaral, mali ka na. Hindi. Kasi in-empower ka ng Panginoon to tell the truth. Ha? Basta kailangan mabuting patotoo. Mabuting halimbawa, huwag mag-imbot na hindi kanya. Kung may utang bayar, sabihin mo yung totoo kang matatod. Diba? Ganun yun. Wala. So dito, simple lang naman. Kaya ako sinishare ito mga kapatid. Kung mabasa ang surat yan sa Corinthians, sabi niya, siyasatin mo ang iyong sarili ka bago ka mag-party. Kiyasapin mo yung sarili mo kung karapat-dapat ka bago pa mag-party ng communion. Kailangan masabi rin, minsan di natin nababanggit. Kailangan kiyasapin mo rin ang sarili bago mag-party ng communion. Mababasa yan sa Corinto. Kailangan kiyasapin natin. Kasi nga, mahirap ang pasukan ng isang bagay na hindi mo nalalaman. Ngayon, dahil dito sa tulong ng Malalay Espiritu, nagsasabi ka ng katotohanan, hayaan mong magalit yung tao, hayaan mong magalit sila. Dahil nung nagsabi ng katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo, ipinako siya sa krus. Nung nagsabi ng katotohanan, si Pablo, sila Pedro, anong ginawa? Pinakulong mga kapatid. So ang pagsasabi ng katotohanan, maraming tatapitin. Gaano? Pahirap. Nandiyan, uusigin ka, paparatangan ka ng mali. Nung sinabi ni Jesucristo na ating Panginoon ng katotohanan, katimonyo yan, bisibo, pinaratangan siya. Kaya lahat ang nagsasabi ng katotohanan, pinagbibintangan talaga yan. Pinapamalian yan. Prove pa na yan sa Bible. Kaya kapag may sasabihin kang totoo, magre-react ang taong sinasabihin mo dahil ayaw niya mabulgar yung nakatagong ligin. Kaya nasabi sa Biblia, natatakot daw sa liwanag ang nasa dilim. Natatakot. Kaya halimbawa lang ito mga kapatid. Kaya ako sinier ito dahil napag-usapan na ni Brother Francis, siya yung mag-share na ng communion. Para pag-partake tayo, siguraduhin natin na alam natin ang aming ginagawa. At ang pagpapartake na yan, yung katawan ng ating Kristo Kristo ay ang salita ng Diyos. Siya yung tinapay ng buhay. Ako ang tinapay, sabi niya. Kaya siya po yung unlimited bread natin. Ngayon, ito yan yung infallible evidence of Jesus Christ resurrection. Tayo yan, mga kapatid. Sino yung magiging witness? Tayo. Tayo yung magiging witness. We are the living witness.
ayun na yung kailangan. Kaya yung actual intent na nagiging sa uwi. Pag may power na tayo ng Holy Spirit, huwag kang matakot, sabihin mo. Huwag kang matakot, pabayaan mo, mali yung turo niya, pabayaan mo, yan ay may spirit na, rebellious spirit, yan ay nagpuso ng division, ayan mo. Tandaan niyo, ito ang salita ng ating Jesus Christ. Dumating ako, hindi ako nagdala ng kapayapaan. Dumating ako, ang dala kong tabak. Maghihiwalay ang magulang sa kanyang anak. Biblikal na, kapatid. Maghihiwalay ang tatay sa anak. Bakit? Ang paghihiwalay, mga kapatid, ay salita ng Diyos. Kapag itinuro mo ang katotohanan, maaaring tanggapin niya, maaaring hindi. So, ang paghihiwalay niya sa salita ng Diyos, kapag tinanggap niya, magsama kayo. Kapag hindi niya tinanggap, maghihiwalay talaga kayo. Kaya ang dala-dala ng ating Panginoong Kristo ay taba. Tingnan mo sa ating magkakapatid. Bakit kami hiwaliwalay? Any breath of life yung isa. Yung isa, Iglesia ni Kristo. Yung isa, Independent Church. Yung isa, Methodist. Hiwaliwalay kami. Pero bakit? Pasensyahan. Salita ng Diyos ang namamagitan. Magkakapatid kami. Pero hiwaliwalay kami sa pananampalataya. Totoo yung Biblia. Naghiwaliwalay kami dahil sa tabako ang salita ng Diyos. Ngayon, kung matanggap nila yung salita ng Diyos, eh di purihin ng Diyos. Basta ako, sinasabi ko at inapahayag ko kung ang sinasabi ng Biblia. Kaya, I do believe na yung sakripisyo ng ating Panginoon Jesus Kristo, kung basta natin ang katapatan, i-witness natin, matutuhanan natin yung ginawa niya. Siya ay pinanganak, siya ay nabuhay, siya ay namatay, at muling nabuhay na mabuli at muling babalik na muli. Yun ay patutuo natin. Kaya maraming salamat, introduction lang sa mensahe ni Brother Francis. So Brother Francis, ituloy mo, and then kung kailangan mo ng class na Bible verse, i-class natin. Okay? Ituloy mo na, Brother. Yan po yung